Follow niyo naman ako. Sige na. So, pag-uusapan natin for today, guys, kung ano nga ba yung mga expectations versus reality ng mga nagbabalak mag-tourist visa here in UAE. Ano yung mga dapat tandaan kapag naghahanap ka ng trabaho? Yung mga tourist visa na gustong maghanap ng trabaho here in UAE. Iisa-isahin natin yung masasabi kong ina-expect ng mga taong gustong magtrabaho dito sa UAE at kung ano talaga yung reality. So, this is expectation versus reality sa paghahanap ng work dito sa UAE, sa Dubai, Abu Dhabi, in all Emirates, UAE. Number one, iniisip ng mga tao na maraming job opportunity ang naghihintay sa kanila dito sa Dubai. Well, in reality, totoo namang maraming job opportunity. Ang problema, marami rin naghahanap ng work dito sa Dubai, sa UAE. At iba't ibang lahi, hindi lang Pilipino. So, there's like 200 nationalities here in UAE. So, maraming opportunity, job opportunity, pero marami rin competitors. Number two, experience matter. Yung iniisip ng ibang tao, lalo na yun dyan, kapag nandiyan ka pa sa Pilipinas, tapos maghahanap ka ng trabaho dito sa UAE, kapag nandito ka na, during interview, sasabihin mo sa employer mo, sa magiging employer mo na may experience ka, 5 years experience sa Pinas. Well, in reality, karamihan ng company rito, hindi nila kinoconsider yung experiences mo kahit ilang taon pa yan sa home country mo. Ang hinahanap nilang experience is here in UAE. So, meron din namang mga company na kinoconsider, especially kung hinire ka from Pinas papunta dito sa UAE. So, okay lang yun. Pero, mostly, yung mga company, hinahanap nila yung may experience dito sa UAE. Number three, ina-expect ng mga tao na mataas ang sahod dito. So, in reality, yung mga sahod, yung mga job offer ng mga bago ditong mga naka-tourist visa, mababa lang yung offer sa kanila. Kasi nga, yung mga sinabi ko na maraming competitor, yung experience, isa sa mga factors yun kung bakit mag-i-start ka dito na maliit or mababa yung job offer. So, ang trivia dito guys, kung gusto mong tumaas, based on my experience, kung gusto mong tumaas yung sahod mo, kailangan mong magkaroon na experience. Yung iba kahit 6 months lang eh, after 6 months or after 1 year, nag-resign sila, lumilipat sila sa ibang company para tumaas yung sahod. Pero, syempre, mas okay pa rin natapusin mo yung contract mo kasi pangit din yun sa record mo, diba? Number 4. Yung sahod dito is monthly basis. Hindi gaya dyan sa Pilipinas na quincenas katapusan or tuwing adjis at saka 25. Dito, isang buwan kang maghihintay ng sahod mo. So, yun na nga guys, yung mga expectations versus reality na nangyayari dito kapag naghahanap tayo ng trabaho habang tourist visa pa tayo dito sa UAE. So, payo ko lang guys, makakahanap din kayo ng trabaho. Ibibigay din ni God kung ano man yung para sa inyo. Kasi yun din yung nangyari sa akin nung bago pa lang ako dito. Hindi ako agad nakahanap ng trabaho. At totoo namang maraming competitors na mas magaling sa akin, mas may experience. Pero God's willing na din, pag-pray nyo lang, mag-pray lang tayo, magtiwala lang tayo kay God. At for sure naman na meron ka talagang mahanap na trabaho. And syempre, huwag kang mag-give up. Talagang i-pursue mo lang kung ano yung dream mo. Kaya ka may dream, kaya mo gusto pumunta dito. Kasi meron kang gustong patunayan. Meron kang gustong maabot. So, go lang. Kaya natin yan. So, yun nga guys. Thank you sa pakikinig sa topic natin for today. Sana i-subscribe nyo ako at pakiring na rin yung bell button para
every time na meron akong bagong video, manonotify kayo.